Toji Zenin, o mas kilala bilang Toji Fushiguro, ang nag-iisang karakter na may zero curse energy na binansagan ding The Sorcerer Killer, ang minsan ang gumulpe at munti ka ng pumatay kay Gojo Satoru. Pero ano nga ba ang kwento sa likod ng kanyang cold at sadistang personality? Bakit nga ba niya nilisan ang kanyang angkan na ang Zenin Clan at paano nga ba siya naging isa sa pinakamalakas na individual sa mundo ng Jujutsu Kaisen? Kaya naman sa videong to ay tatalakay ko sa inyo ang buong kwento ng buhay ni Toji Fushiguro. Pero paalala muna, ang videong to ay naglalaman ng marimaraming spoilers from the JJK manga. And with that being said, simulan na natin. Si Toji ay sinilang sa isa sa tinatawag na Big Three Families of Jujutsu na ang Zenin Clan, na ang angkan na kilala sa pagkakaroon ng malalakas na curse techniques, kung saan ay ang pinapahalagahan lamang ng angkang to ay ang curse technique na pinoposes ng bawat individual sa loob ng kanilang pamilya. Kung kaya't ang batang si Toji na ipinanganak na walang curse energy dahil sa tinatawag na heavenly restriction ay itinuring nakahihiyan ng kanilang angkan. Ngunit kapalit ang pagkakaroon ng walang anumang curse energy sa katawan ni Toji, si Toji naman ay nagkaroon ng superhuman abilities o katawan na mas malakas kaysa sa mga normal na tao. At dahil sa kanyang kondisyon, si Toji ay lumaki na punong-puno ng pang-aabuso mula sa miyembro ng kanilang pamilya. Isa na dito ay ang paglalagay nila kay Toji sa isang underground disciplinary pit kung saan ay nakatira ang napakaraming cursed spirits na inilagay ng Zenin Clan sa basement na ito. At dito nakuha ni Toji ang peklat sa gilid ng kanyang bibig. Bukod pa dyan, madalas ay tinuturing din si Toji mas mahina dahil sa nagre-rely lang daw ito sa mga armas pagdating sa pakipaglaban. Subalit ang pang-aabusong to ay resulta lang sa kanilang takot sa lakas na tinataglay ni Toji. At isa sa mga kapamilya ni Toji na si Ogi Zenin na ang ama ni Maki at Mai, ang pilit na nagde-deny sa lakas na tinataglay ni Toji. Subalit sa kanyang sarili ay namumuo naman ang kanyang takot sa pwedeng gawin ni Toji sa kanilang buong angkan. Sa paglipas naman ng mga panahon, kahit sa mga pang-abusong natatanggap ni Toji mula pagkabata, si Toji ay nanatili pa rin sa loob ng household ng Zenin Clan. At isang araw, ang batang si Naoya Zenin na ang anak ng head ng Zenin Clan na si Nobito Zenin ay biglang nakaramdam ng kasiyahan sa kanyang sarili dahil sa marami raw manong nasasabi sa kanyang siya raw ang susunod na magiging head ng Zenin Clan dahil sa kanyang napakalakas na curse technique. Kung kaya't sa kalaunan naisip panyang puntahan at tignan ang mukha o mano na lalaking itinuring na palpak ng kanilang pamilya upang makita raw niya kung anong klaseng miserableng mukha raw ang ipapakita ng isang kapalpakan. Subalit nang nakasalubong niya ito, laking gulat niya na kakaibang kakaiba ang kanyang nakita sa mga mata ni Toji, ang mga mata ng isang taong nagpoposes ng pambihirang lakas na nagpamangha naman kay Naoya, na dito niya nirespeto itong si Toji dahil sa lakas na tinataglay nito, na sa mga taon ding yan mga nasa 6 na taong gulang na rin si Gojo. At isang araw, out of curiosity, ay sinubukan ni Toji tignan ang isang batang nagpoposes sumano ng Six Eyes at Limitless. At na nakita niya ang batang si Gojo, ay dito niya naranasan ang isang pakiramdam na sa unang pagkakataon ay may isang taong aware sa kanyang presensya nang may kitang tinitigan talaga siya dito ni Gojo, na ikinagulat ni Toji. Pagkalipas ng mga ilang taon, napagpasyahan na rin ni Toji umalis na lamang sa Zenin Clan. At dahil sa umalis siya na walang matitirhan at walang pera, para mabuhay ay dito na nagsimula si Toji tumanggap ng mga delikadong trabaho hanggang sa hinahire na siya bilang isang assassin o hitman, na dahil dyan ay nakilala siya bilang The Sorcerer Killer. At ang mga perang nakukuha niya sa kanyang trabaho ay ginagamit niya rin na pambili sa mga mamahaling curse tool na nagkakahalaga ng daandang milyon. At inuubos niya rin ang kanyang pera mostly sa pagkain at pagsusugal. Dahil sa pag-uugaling to ay para makasurvive ay bukod sa pagtatanggap ng mga illegal na trabaho, si Toji ay papalit-palit lang din ng mga babae na from one woman to another. From time to time ay unti-unti ring lumalaki ang kanyang galit sa buong angkan na nagturing sa kanyang parang basura. Subalit bigla namang nagbago ang kanyang buhay at nawalan na rin siya ng pake sa Zenin Clan dahil sa isang babaeng nagpaibig sa kanya. At ang babaeng yan ay ang ina ni Megumi. Dahil sa pamilyang binuo ni Toji ay itinigil na niya ang kanyang masasamang gawain at nag-settle down na lang kasama ang batang si Megumi at ang ina nito. Dito rin kinuha ni Toji ang apelidong Fushiguro na apelyado ng kanyang asawa. Subalit di rin nagtagal ay naulot din ang masasayang araw na ito. Nang sa hindi pa malino na rason ay namatay naman ang ina ni Megumi at naiwan na lamang kay Toji ang sanggol na si Megumi. And in some time ay nagkausap naman si Nobito at si Toji. Sa kanilang pag-uusap ay napagpasya ni Toji na ibenta ang kanyang anak sa Zenin Clan kapag ka sa edad na 5 o 6 na taon ay makakapagpuses si Megumi ng malakas na curse technique. Kung saan ay pumayag naman si Nobito Zenin at mas inoferan pa nga niya ng malaking pera si Toji kung isang araw ay isang inherited curse technique raw ang mapoposes ni Megumi na malugo
good namang tinanggap ni Toji. Pero ang desisyong to ay sinadya na lang din ni Toji dahil para sa kanya ay mas tanggap pa si Megumi ng Zenin clan dahil sa potential na meron ang kanyang anak. At na-realize niya na mas mabuti pang nasa custody na lang ng Zenin clan itong si Megumi. Paglipas ng mga ilang taon ay kinasal na naman si Toji sa isang babae na ang ina ni Tsumiki. Sa mga taong to, si Megumi ay nasa grade school na. Subalit di rin nagtagal ay iniwan na rin ni Toji si Tsumiki at si Megumi at nagpatuloy na lang sa kanyang mga gawain bilang isang assassin. At August 2007 ay ito ang taon na nabigyan si Toji ng mission na i-dispose ang Star Plasma Vessel na si Rico Amanai. Kapalit ang napakalaking halaga na ibibigay sa kanya ng Time Vessel Association sa tulong na rin ng middleman na matagal na niyang kilala na si Shukong. Sa taong to ay nakalimutan na ni Toji ang kanyang anak na si Megumi na nang isang beses na tinanong siya ni Shukong kung kamusta na raw si Megumi ay sumagot lamang siya ng isang tanong sa kung sino ba raw si Megumi. At ang misyong to ang naging dahilan na nag-cross ang landas ni Gojo at ni Toji. Kung saan isa mabuting pagpaplano ay nagawa ni Tojing masaksak si Gojo nang hinintay niya itong manghina mula sa tatlong araw ni Gojong walang pahingang nakabantay kay Rico Amanai. Na dahil din sa lakas at bilis ni Toji ay nasundan pa na napakaraming saksak itong si Gojo sa kanilang labanan. Na sinamahan pa ni Toji sa paggamit niya ng iba't ibang weapons. Isa na dito ang special grade curse tool na tinatawag na Inverted Spear of Heaven na siyang dahilan kung bakit na bypass ni Toji ang infinity na curse technique ni Gojo at nasaksak ito. At sa assassination to ay kasakasama din dito ni Toji ang isang curse spirit na ginagamit niya bilang inventory ng kanyang mga weapon. Dahil din sa labanang to ay nagtagumpay siyang mapatumba ang itinuring na pinakamalakas na sorcerer. Matapos niyan ay dahil na rin sa enhanced senses ni Toji ay nagawa niya makita at maamoy ang footprints ni Nageto papuntang Tomb of the Star, isang lugar na mahirap sanang ilocate. Kung saan ay dito nagawa ni Toji mapatay si Rico Amanai gamit ang isang baril at makaharap ang itinuring ding the strongest sorcerer na si Suguru Geto. Subalit kahit sa napakalakas na curse spirits na ipinalabas ni Geto laban kay Toji, ay di lang naman pinagpawisan si Toji sa pagtalo sa kanya. Kung saan ay nung napatumbanan niya si Geto, ay sinabihan niya pa itong kahit nabibiyayaan na raw sila Geto at Gojo na napakalakas ng kapangyarihan, inatalo pa rin daw sila sa kagaya niyang maituturing lang na isang unggoy na di nga nakakagamit ng kahit anumang jujutsu. At dahil sa kanyang sinabing to na nabanggit niyang salitang biyaya, ay dito niya naalala ang pangalan ng kanyang anak na si Megumi na ibig sabihin daw ay blessing. Matapos namang magtagumpay sa kanyang misyon na dalhin ang bangkay ni Rico Amanai sa Time Vessel Association, ay nang umalis siya sa headquarters ng Time Vessel Association, ay dito niya naman nakasalubong sa daan ang isang fully awakened Gojo Satoru. Ang sorcerer na sa panahong to ay itinuring ng The Honored One. At instead na umalis na lang sa lugar dahil tapos na ang kanyang misyon, ay nagdesisyon naman si Tojing manatili na lang sa lugar at harapin itong si Gojo. Nagawa ito ni Toji dahil sa kanyang pride na sa kanyang isipan ay kakayanin niyang talunin ng isang sorcerer kahit isa lamang siyang taong walang curse energy. Ang pag-iisip na to ay epekto rin sa pang-aabusong natanggap niya mula pa sa pagkabata na lagi siyang minamaliit ng kanyang mga angkan ng mga sorcerers. Subalit habang nagipaglaban ay sa pagkakataong to ay kitang-kita na ang kaibahan at layo ng agwat ng kapangyarihan ni Gojo kumpara kay Toji. Kung saan ay nakaramdam naman si Toji ng pagkabalisa o hindi mapakalimpakiramdam habang nagipaglaban sa pinakamalakas na sorcerer. Subalit pilit niya pa rin itong dinidedma na dahil sa kanyang pride ay nagresulta ito sa kanyang pagkamatay. Nang tinamaan siya ng isang curse technique na this time ay hindi pa siya pamilyar dahil iilan lang sa Gojo clan ang nakakaalam sa nasabing curse technique na ito na ang Hollow Purple. Sa sandaling yan ay bago siya pumanaw ay nakapagbitaw pa siya ng salita kay Gojo na sabing mabibenta raw ang kanyang anak na si Megumi sa Zenin clan. Na dahil sa kanyang bilin-bilin na salita kay Gojo ay isang araw ay pinuntahan naman ni Gojo ang batang si Megumi para maalagaan niya ito at mabigyan ng financial support kasama ang kanyang stepsister na si Tsumiki. Sa pakipag-usap rin ni Gojo kay Megumi ay nang sasabihin pa sana ni Gojo na siya ang pumatay kay Toji, ay kagad naman siyang sinabihan ni Megumi na hindi na raw mahalaga pa ang tungkol sa kanyang ama dahil sa inabandona naman daw sila ng kanyang ama. Kaya wala na raw siyang pakipa kung ano ang kalagayan ngayon ng kanyang ama. Kung kaya't inilihim na lang ni Gojo kay Megumi ang tungkol sa paghaharap nila ni Toji na nagresulta sa pagkamatay nito. Or so we thought. Dahil sa gabi ng October 31, 2018, Shibuya, sa tuktok ng isang building, ay may isang curse user na may kakayahang mag-incarnate ng isang bangkay. At sa pakipaglaban ni Ino sa curse user na ito, ay dito niya nasaksihan ang muling pagbabalik ng isang maituturing na halimaw. Nang isinamon ng matanda ang body information ni Toji sa katawan ng lalaking to, kaya tila ba'y nagawa niyang mapabalik si Toji. Subalit ang Tojing ito ay isang pagsasamon lamang ng body information ni Toji upang mapa-enhance ang physical na kakayahan
inaasahan ng lalaki. Ngunit bigla namang nangyari ang isang bagay na hindi nila inaasahan nang dahil sa heavenly gifted body ni Toji noon ay nagawa ni Tojing ma-overwrite ang soul o ma-dominate ang soul ng lalaki na may-ari ng katawan. Kaya na may matapos magulpi ni Toji itong si Ino ay kaagad niyang pinatayang matanda na nag-summon sa kanya. At bagamat tila ba'y nagbabalik na si Toji ay sa pagkakataong to ay ang summoning ay maghihintulot lamang kay Toji na puntiryahin ang pinakamalakas na individual sa isang lugar hanggang sa bumigay ang katawan nito. Kung kaya't sa isang lokasyon naman sa Shibuya na hindi masyadong kalayuan sa kinaroroonan ngayon ni Toji, ay nakulong naman ng special grade curse spirit na si Dagon, si Namaki, Nanami, Naobito at si Megumi na ngayon nagkakast ng domain upang makagawa ng exit sa domain ni Dagon para makatakas sila mula sa pagkakatrap dito sa loob. Subalit na nag-assemble na sila at naghahanda na sa pagtalon papalabas sa domain ni Dagon, ay laking gulat nila nang biglang may lumabas na isang tao sa lagusan na isang bangkay na muling nagbalik upang talunin ng kanya nakikitang pinakamalakas na individual. Naikinasurpresa ng lahat lalo na si Naobito nang tila ba'y ang nasa kanyang harapan ngayon ay may tuturing ng multo na si Toji Fushiguro. At sa pagpasok ni Toji ay kaagad niyang inagaw kay Maki ang isang curse tool na ang Playful Cloud, isang curse tool na mas lumalakas depende sa lakas ng user. Na dito'y sa walang kahirap-hirap ay mabilis na tumakbo si Toji sa dagat o sa ibabaw ng tubig habang mabilis na papasugod at pinagpapatay ang mga Shikigami ni Dagon. At dito'y isang one-sided lang ang labanan na nagawa ni Toji ang mapatalsik si Dagon sa sarili nitong domain at di pa yan, kiniskis pa ni Toji ang curse tool upang mapatulis ang dulo nito na ginamit niyang pangsaksak kay Dagon. At di lang isang saksak kundi sandamakmak na saksak ang natanggap ni Dagon na nagresulta sa pagka-exercise nito dito mismo sa loob ng sarili nitong domain expansion. Matapos mabasag ang domain ni Dagon ay itinuon naman ni Toji ang kanyang pansin sa pinakamalakas na individual sa grupo na walang iba kundi si Megumi. Sa pagkaharap na to ay nakaramdam si Megumi ng lakas at bilis na mas malakas at mabilis pa sa suko na nakaharap niya noon. At ang labanan ay muntikan ding tumapos sa buhay ni Megumi. Ngunit bigla namang nagulat si Megumi nang biglang tumigil sa pag-atake ang kanyang kaharap na hindi niya alam na ang kanyang ama pala. Dito ay biglang nagsalita si Toji at tinanong si Megumi kung anong pangalan nito. Na sinagot naman ni Megumi na wikang Megumi Fushiguro. Nang marinig ni Toji na Fushiguro ang dinalang apelyido ni Megumi, ay ikinasiya niya ito at diretsong nagpakamatay na lamang. Na sa moment na yan, ay di man lang nabigyan ng tsansa ang dalawa na magkausap bilang mag-ama. Dahil sa pagpapakamatay na ginawa ni Toji, ay bumalik naman sa dati ang mukha ng vessel nito na ipinagtataka naman ni Megumi at simula dito ay nanatili pa rin sikreto kay Megumi ang buhay ng kanyang ama. Ang buhay na simula pa sa pagkabata ay puro na lang pang-aabuso at pangmamaliit ang natatanggap nito. Isang buhay na walang kulay na nung nagkaroon naman ng kulay ang buhay ni Toji ay binawi naman kaagad ito sa kanya. Pero hindi mapagkakaila na si Toji ang isa sa pinakamalakas na ang tanging nakakaintindi lamang sa kanyang lakas ay si Gojo Satoru. Bagamat patay na si Toji na ang itinuring na palpak ng Zenin Clan ay may isa namang babaeng itinuring ding palpak ng Zenin Clan dahil sa pagkakaroon nito na napakahinang curse energy. Subalit lingid sa kalaman ng Zenin Clan na ang babaeng to ay ang uubos pala sa kanilang lahat. Dahil 12 years matapos ang pagkamatay ni Toji, year 2018 ay may sumunod naman sa kanyang yapak. Ang babaeng equal sa lakas ni Toji at yan ay walang iba kundi si Maki Zenin. At yan ang buong kwento sa buhay ni Toji Fushiguro, the Sorcerer Killer. At kung nagustuhan nyo naman ang ating video, kaya nag-get a like, follow or subscribe na rin upang palagi kayong maging updated sa mga latest nating uploads ng kagaya nito. Maraming salamat. At kung gusto namang malaman ang mapait na karanasan ni Maki na mula sa isang babaeng gustong patunayan ang sarili sa kanyang buong angkan hanggang sa babaeng gustong ubusin ang kanyang buong angkan, isiguraduhin yung nakasubscribe kayo sa ating YouTube channel o nakafollow na rin sa ating FB page. Maraming salamat and see you guys again on my next video.